Pinaghahanda na ni Vice President-elect Sara Duterte ang kanyang tungkulin bilang susunod na kalihim ng DepEd. Ilan sa mga tututukan niya? Ang aumento sa sahod ng mga guro, pagrepaso sa K-12 program at full implementation ng face-to-face classes sa Agosto. Nakatutok si R. Jill Relatol ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Isang araw matapos ang inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte, formal na siyang namaalam sa mga empleyado ng City Government of Davao bilang kanilang alkalde sa flag-raising ceremony ng Davao City Hall. Ug karong buntaga, tuguti ko nga personal nga manamilit kaninyo. I would now like to formally bid you all goodbye in the City Government of Davao. Leading Davao City has been a learning, humbling, and eye-opening experience. One with many sleepless nights, as well as days filled with tears of both grief and joy. Nagpaalaman, mabilis niyang nilinaw na mananatili pa rin siyang mayor hanggang sa katapusan ng kanyang termino bilang alkalde sa June 30. This will not be my last day because next Monday, meron pa kaming department heads meeting dito sa City Hall. Naghahanda na rin si Duterte sa kanyang paninilbihan bilang Education Secretary. Titingnan umano niya kung paano maisasakatuparan ang dagdag pa na sahod para sa mga guro. Actually, the Duterte administration did something about that, no? So we'll dovetail from what the Duterte administration did for the welfare and benefit of teachers. Target niya rin ang full implementation ng face-to-face classes sa pagbubukas ng klase sa Agosto. At bilang incoming Education Secretary, binigyan na rin daw si Duterte ng instruction ni President-elect Bongbong Marcos para i-review ang K-12 program ng ahensya. That is something na kailangan na pag-usapan, na it cannot be decided overnight. But initially, it is something na napag-usapan din namin ni President Marcos, and he already gave instructions with regard to the review of the implementation of the K-12 program of the Department of Education. Nais din daw sana niyang maging prioridad sa Kongreso ang pagpasa ng batas para sa mandatory ROTC. Executive and legislative agenda will be decided between the President and Congress. So I hope that it will be included since marami namang pending bills dyan sa Congress with regard to that, iba-iba ang pangalan, iba-iba ang titles. So sana masali siya. Chairman din si Duterte ng Lakas CMD at local political party na Hugpong ng Tobago. At may mga nagpahiwatig na umano sa kanya na sasanib sa kanilang partidong Lakas CMD. Kinonsulta din umano nila si dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo sa mga ginagawa sa loob ng partido. Mula sa GMA Regional TV 1 Mindanao, R. Jill Relator, nakatutok. 24 oras. Good news mga kapuso! Maaari niyong mapanood ang 24 oras at iba pa naming mga newscast sa aming YouTube channel. I-click lang ang subscribe button na lalabas sa screen. Sa mga kapuso abroad, maaari niyo kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.